Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Isang magandang araw ng Lunes na naman. Ako po si Pastor Abet, ang inyong devotional leader ngayong umaga. Halina, samahan niyo po ako sa ating pagpapasalamat, pagpupuri, nang naminatuklasin natin ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Sa ganitong diwa, tayo'y nagkakapalakasan sa pamamagitan ng pakikinig natin sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng Christian Education Month, dalangin ko na ang mensahe ngayon ay tumimo sa ating mga puso't damdamin. Salamat sa awit na ating narinig. Pagpapaalala na tayong lahat ay dapat na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa umagang ito, ang ating tema po at ang ating pag-uusapan, The Hope of the Gospel, Good News for All,
the universal hope found in the message of the gospel. Sabi nga sa Mark chapter 16 verse 15, sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Mga kapatid, ang talatang ito ay madalas na tinutukoy bilang dakilang utos na nagbibigay diin sa kahalagahan ng ebanghelismo at pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa at kaligtasan sa lahat. Pagtuunan natin ang pansin ng pag-asa. Meron tayong mahalagang papel sa pagpapasa ng ating pananampalataya at mga halaga sa mga susunod na henerasyon. Ito'y isang panawagan sa lahat ng mga Kristiyano na aktibong isapamuhay ang kanilang pananampalataya at ibahagi ang makapangyariang pagbabago ng ebanghelyo sa iba. Pero paano ba natin gagawin yon? Gawin natin to sa practical na paraan. Alam po ninyo, para sa marami sa atin, ang mundo ay puno ng mga kwento tungkol sa kaguluhan. Bansa laban sa bansa, civil war, at mismo sa loob ng bansa. Dumaan tayo sa pandemya, kawalan ng katatagan ng merkado, global warming, marahas na krimen sa paligid at marami pang iba. Ang mga website, social media at telebisyon ay patuloy na nagbubuhos sa atin ng mga balita na kung minsan ay nagdadala sa atin ng pagkadismaya, kalungkutan at tila ba pinanghihinaan na tayo ng loob at takot. Isa rin nakikita natin ang pagsulpot ng mga makabagong technology ang siya nagiging dahilan, pinakabagong nakakatakot na mga kwento at maaring tila na kailangan nating mabuhay sa pinakanakakatakot na panahon sa kasaysayan ng tao. May pag-asa pa. Pero ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-asa? Sa kabila ng nakakabahalang mga panahon, ang Diyos ay totoong umiiral. Tandaan po natin. At patuloy na nagmamalasakit sa atin kahit na maaring madama natin na nawala tayo at nag-iisa at wala ng anumang pag-asa para sa hinaharap. Ang mabuting balita ay ang Panginoong Jesucristo ay patuloy na nagpapahayag ng malasakit sa atin bilang kanyang mga anak at kabahagi sa kanyang bayan. Sabi nga ng Mateo chapter 11 verse 28 at sumusunod, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko." Actually, maraming talata sa banal na kasulatan ang nagpapahayag ng pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Ang mga talatang ito'y hindi lamang nagbibigay katiyakan sa atin at nagpapagaan sa ating pagkabalisa, kundi may kapangyarihan din itong sariwain ang ating kaluluwa at bigyan tayo ng inspirasyon upang magkaroon ng panibagong lakas sa ating pananampalataya sa Diyos. Una, ang salita ng Diyos ay punong-puno ng pag-asa. Sabi ng Awit 130 verse 5, "Sabik ako naghihintay sa tulong mo, Panginoon, sapagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong." Mga kapatid, walang alinlangan. Nais ng Diyos na ibalik ang lahat ng tao sa isang makabuluhan at kasiyasiyang relasyon sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos at ang Kanyang mensahe ng pag-asa ay nakapaloob sa kwento ng Diyos at ng tao. Walang saysay ang paghahanap natin ng pag-asa kung tayo ay nakabase lamang sa mga tao, sitwasyon at panahon. Subalit ang pag-asang inaasam na magbibigay sa atin ng katahimikan, kapayapaan, kagalakan ay magmumula sa salita ng Diyos. Sapagkat ang ebanghelyo ay puno ng mensahe ng pag-asa. Ikalawa, tandaan natin may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, pahayag ng Panginoon. Mga plano upang umunlad kayo at hindi kayo mapinsala. Mga plano upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan, na matatagpuan sa Jeremias 29 verse 11. Kapag pakiramdam natin na wala tayong kapag-asa sa buhay na ito o nasa ating mundo mismo ay walang hinaharap, tandaan po natin ang Diyos ay namamagitan upang ipaalala sa atin na tayo ay bahagi ng Kanyang plano. Hindi lamang yan. Mga kapatid, may particular na plano siya para sa bawat isa sa atin. Hindi tayo dapat matakot na wala tayong kinabukasan. Walang duda, ang ating kinabukasan ay nasa Diyos. Nakakakita tayo ng pag-asa sa Kanya kapag pagtila ba gumuguho ang ating mundo. Umaasa tayo sa Diyos
at magkaroon tayo ng pag-asa para sa hinaharap. Kapatid, mahalagang panghawakan mo ang mabuting balita ng ating Panginoon. Nakakita tayo ng pag-asa sa mga walang hanggang pangako ng Diyos. Saan natin makikita ito? Walang iba kundi sa mabuting balita. Ang ating kinabukasan bilang mga tagasunod ni Jesus ay nakatali sa dakilang plano ng kaligtasan ng Diyos bago pa man itatag ang mundo nito. Ikatlo, mga kapatid, ang pag-asa natin sa Diyos ang nagtutulak sa atin upang magpatuloy, magpahayag. Anumang nasa kasulatan noon panguna ay nasusulat sa ikatuto natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan natin dito sa Romans chapter 15 verse 4. Paano tayo magtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa atin? Mga kapatid, makakahanap tayo ng katiyakan sa kanyang hindi natitinag na katapatan sa buong panahon. Ang buhay ng mga sinaunang panahon at marami pang ibang dakilang tauhan sa kasaysayan na nakatala para sa atin mula sa banal na kasulatan ay isang patotoo nito. Ikaapat, ang mabuting balita ay nagdadala sa atin ng pag-asa upang maging matatag na harapin ang takot at hamon ng buhay na kinakaharap natin. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Mga kapatid, ang mundong ito ay nagbubunga ng takot. It is all around us. It surrounds us. May mga araw na tila nawawala ang araw at halos mapaparalisa tayo sa mga nakakilabot na balita sa araw na iyon. Ngunit ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa palagi ang takot. Ipinakita niya ang pinakadakilang pag-ibig na naisip niya para sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo ng walang kasalanan na si Jesucristo, ang kanyang anak, ang ating Mesiyas sa krus ng Kalbaryo. Nalampasan ni Jesus ang lahat ng pinakadakilang takot at bangungot na posibleng dalhin ng isang tao sa halaman ng Getsemani hanggang sa kanyang matinding nakakatakot na kamatayan. Gayunpaman, dumaan siya sa kabilang panig at bumango na matagumpay mula sa kamatayan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na nagpapaalala sa bawat isa sa atin, ang mabuting balita ay punong-puno ng pag-asa. Sapagkat may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin, at ang pag-asang dulot ni Jesus ang nagtutulak sa atin upang magpatuloy. At sa ating pagpapatuloy sa buhay, alalahanin natin na ang dulot ng Ebanghelyo ay pag-ibig upang harapin ang hamon ng buhay na may katatagan. Hanggang sa susunod na Lunes po, ang inyo pong lingkod, Pastor Abet, na nagpapaalala sa ating lahat. Tandaan po natin, habang buhay, may pag-asa sapagkat si Jesus ang mabuting balita na kasama mo, kasama ko, kasama natin sa lahat ng sandali. Magandang umaga po sa ating lahat.